isa sa mga pinakamatandang tradisyon ng mga Katoliko ay ang pagpoprosesyon. Isa nga yan sa mga paraan para maipakita ang matinding pananampalataya sa Diyos. Ang mga suki natin sa Sikihor, wala pang liwanag, sinisimula na ang prosesyon. Kaya kanikanila ang nakasanay ang tradisyon tuwing madaling araw. Kilabot umano ang tulot sa mga tayo doon. Alamin natin sa kwentong inalam ni Nico Y. Sa barangay Tacloban, Sikihor, dahan-dahang inililibot at dinarasalan ng Santo Rosario ang imahe ng Birheng Maria. Ang kanilang prosesyon at pagrorosaryo tuwing madaling araw, kilabot umano ang dulot sa mga dayo roon. Noong una po, natatakot ako kasi bakit merong nalalakad sa kilid ng kasada. Alas 4 ng madaling araw, nagsisimula ang pagrorosaryo ng grupo ni na Francisca Sumalpong. Itong Don Rosario ay isang prayer namo para sa atong Ginoong Hesukristo. Shared namo na ito para sa sakuna sa isla sa Sikihor. Aron ang Sikihor magiging malinawon. Tatlong dekada na raw nila itong panata araw-araw. Ginagawa namin tuwing madaling araw from 4 o'clock up to 6 o'clock. Ang pinakadahilan nito ay to worship God through Mama Mary na para malaman ng mga tao dito sa aming lugar kung paano magdasal, paano magrosaryo. Sa paglipas ng panahon, apat na lang daw silang naiwang namamanata sa kanilang grupo. Marami kami noon, pero ngayon, medyo nabawas-bawasan kami dahil ang iba na namatay, ang iba nagkasakit at na senior citizen na. Wala raw intensyon ng grupo na manakot. Taliwa sa sinasabi ng ilan, sila raw ay isang punto. Bakit madaling araw ito naman ginagawa para walang disturbo? Ang gusto namin, true and true ang aming pagdasal sa Diyos. Ang masasabi ko sa mga taong natatakot sa amin, sumama kayo sa amin para malaman ninyo kung ano ang ginagawa namin. Katoliko Romano ang relihiyon namin. Dapat alam mo na ang Don Rosary o pagrorosaryo tuwing buwang liwayway ay isa sa mga debosyon sa Birheng Maria na nagsimula pa noong 13th siglo. Paliwanag ng resident priest ng Sikihor na si Reverend Father Leonardo Tan. Sa Sikihor, we are known to be very religious. And Sikihor is 95% Catholic, Roman Catholic Church. So that is why this tradition of giving honor to the Blessed Virgin Mary is done during Dawn time, umaga. And then after that, they have to transfer the image of the Blessed Virgin Mary from house to house. Gising namin alas 3:30, mag-inom kami ng kape, tapos magbihis kami at magdala ng rosaryohan at kandila para pumunta kami sa aming chapel. Rosary is the highest next to the Eucharistic celebration. And when we pray the rosary, we'll always be protected with the Blessed Virgin. Dagdag pa ni Father Leonardo, karaniwang isinasagawa ito tuwing buwan ng Oktubre o buwan ng Santo Rosario. Pero para sa mga taga-Sikihor, panata ito na maaari nilang gawin, araw-araw. It is not the dying tradition but was practiced by the old folk, the old way of, shall we say, devotions. It's a tradition that continually being used by the church and encouraged as a way for holiness in life. Hindi naman maituturing na kulto ang paraan ng kanilang pagdarasal ayon sa cultural anthropologist na si Nestor Castro. Kadalasan binabansagan bilang kulto yung isang grupo, religious group, na merong kakaibang practices. Hindi yan ginagawa ng mainstream Catholic groups. Pero yung termino kasing kulto may pagka-derogatory meaning. Kaya siguro medyo mag-ingat-ingat din sa paghusga na sila ay kulto. Isa pang katangian ng kulto ay kung merong blind loyalty ng mga members. Hindi naman natin alam kung napipilitan lang ba yung iba sa utos ng isang leader. Kung ganun ang sitwasyon, kulto yon. Pero kung hindi, willingly silang nagro-rosaryo, then mahirap sabihin kulto. Kahit iilan lang daw ang gumagawa nito roon. Nais buhayin ng grupo ni na Francisca ang sabayang pagrorosaryo sa Sikihor
Talagang mahalaga ang pagdarasal sa amin. Para sa gustong sumali, pwede po ito sa lahat. Walang inisisyon dito na naganap. Puro lang ito, prayer to God. Ngayon, hindi na ako natatakot kasi alam ko nga, nagpipray para sila. Every human being has a desire to be in connection with the higher ups. For us Catholics, the devotion lead us to the closer union with God. Makikita natin na sila ay talagang live out their devotions, no? Iba-iba man ang paraan ng pagdarasal, matutong rumispeto, anuman ang relihiyon o tradisyon. Ako si Nico Wahe, at yan ang kwentong dapat alam mo.